ba nagsimula ang mga iba't ibang bansa na iba't ibang lingwahe sa buong mundo. Ang kwentong ito ay hango sa tuong buhay at hango sa Biblia ng Lumang Tipan. At ito ang mga kwento ng mga sinaunang panahon at kung bakit nangyari na mayroong iba't ibang lingwahe sa buong mundo. Isang malinis at bagong mundo na inilatag sa harap ni Noah at ng kanyang tatlong anak na lalaki nang makalabas sila sa arka. Ngayon ay walang masasama at mapagkutyang mga kapitbahay sa kanila at nang magtayo sila ng mga altar upang sambahin ang Diyos at magpasalamat. Maging ang masasamang gawa ng mga tao ay nawala sa paningin nila. Ang lahat ay handa na para sa isang bagong simula. Si Noah at ang kanyang mga anak ay nagtratrabaho at gumawa ng mga bagong tahanan. Ang mga anak ni Noah ay pinangalanan ni sina Sem, Ham at Japheth. Maya-maya pa ay binigyan sila ng Diyos ng mga anak. Ang mga batang ito ay lumaki at gumawa ng mga tahanan para sa kanilang sarili. Pagkatapos ay may iba pang mga bata. At gayon ito ay nangyari na ang bilang ng mga tao ay lumago, dumami hanggang sa ang lupa ay naging puno na ang mga tao tulad ng nauna sa bago nagbaha. Sa baha, mula sa bundok ng Ararat kung saan nanatili ang arka nang bumagsak ang tubig, ang pamilya ng tao ay pumasok sa bansa sa timog. Kalaunan ay lumipat sila sa silangan sa lambak ng Mesopotamia at doon sila nakatira sa isang kapatagan sa lupain ng Shinar. Dumaan ang mga maraming panahon, lumago at dumami ang mga tao. Sinabi ng mga tao, "Buumuo tayo para sa ating sarili ng isang lungsod," sabi ng mga tao. Nang ilang oras matapos silang makarating sa Shinar at gumawa sila ng isang tore na napaganda at mataas na ang tuktok nito ay aabot sa kalangitan. Dahil iniisip nila nang pagkatapos ay hindi sila magkakahiwalay sa buong kalupaan. Sa gayon nagtatakda ang mga tao. Sa lupain ito ng Shinar, ang lupa ay tulad ng mga brick na maaring gawin nito at sa lalong madaling panahon na maraming bricks ang ginamit at handa ng gamitin. Ano ang isang abalang tao ay ilang ang ilan ay gumawa ng laryo, ang iba ay naghalo ng mortar. At ang iba pa ay nagdala ng ladrilyo at mortar sa mga manggagawa nagtatayo sa lungsod ng tore at sila ay nagtutulungan upang mapabilis na gumalaw ang lahat at iniisip nila na sa ilang araw ang kanilang lungsod at ang kanilang kamangha-manghang tower o tore ay matatapos na. Pagkatapos ay may mangyayari na hindi inaasahan ang mga tao. Dumating ang Diyos upang makita ang lungsod at ang tore. Hindi siya nakikipag-usap sa mga nagtayo, malamang na hindi nila alam na nandun siya upang tumingin sa kanilang trabaho. Ngunit, hindi nasiyahan ang Diyos sa kanyang nakita. Alam niya na ang mga tao ay magiging mas makasalanan kung tatapusin nila ang mahusay, ang tore na ito. Naisip nila ang higit pa at higit pagtungkol sa kanilang sarili, sariling gawain at mas kaunti pa ang panahon o mas kaunti na ang panahon na iinukol patungkol sa Diyos na nagbigay sa kanila ng lakas na magtrabaho.
Sa lalong madaling panahon, maaari nilang kalimutan ang Diyos ng lubusan at sambahin ang gawa nila na ginawa ng kanilang sariling mga kamay. Kaya binalak ng Diyos na itigil ang kanilang gusali o ang turi na kanilang pinagkakaabalahang tapusin. Hanggang sa oras na yaon, ang lahat ng mga tao sa mundo ay nagsalita ng isang wika. Hindi naglaon pinagkaloob sa kanila ng Diyos ang iba't ibang wika. Ang mga tao ng isang pamilya ay hindi maiintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng kanilang mga kapitbahay. Hindi rin maiintindihan ng kanilang mga kapitbahay kung ano ang sinasabi nila. Ang gayon, malaking pagbabago ay naging sanhi ng mga tao na maging balisa at mainitin ang mga ulo nila. At ang lahat ng nagsalita ng isang wika ay lumipat sa kanilang mga kapitbahay. Hindi na nila maaring maipagpatuloy na mahusay ang gusali dahil ang mga manggagawa ay hindi maintindihan ang wika ng bawat isa. At sa wakas ay huminto na sila sa pagsusumikap na tapusin ang tore na ang tuktok na sa kanilang pinano ay dapat maabot ang langit. At ang pangalan ng lungsod ay tinawag na Babel. Tinagtagal ay natipon-tipon ang mga tao sa isang wika ng kanilang mga salita ay lumayo sa Babel. Ganon din ang ginawa ng iba. Sa buong katapatagan na kanilang nilakbay ay dumaan sa mga bundok papunta sa kanilang sa kakaibang lupain na hindi pa nila gaano lalakad at napupuntahan dati ng mga paa at ang mga iba ay nagtayo sila ng mga lunsod at nagtanim ng mga bukid at sa mga ubasan at ang kanilang bilang ay lumago hanggang sa sila ay naging mga malakas na bansa kaya magpahanggang ngayon may kanya-kanyang mga lingwahe na ginagamit sanmang dako ng bansa sa buong mundo. Dito, nagsimula ang iba't ibang mga lingwahe o iba't ibang bansa dahil iba't iba ang kanilang mga lingwaheng ginagamit. Ang tore ng Babel. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ngayon na iba't iba ang lingwahe.